没有时间安排随机的，勇敢接受这样的挑战，那就是一个能力的表现，是一个不害怕、有自信。那不管他教的情况是如何，我们都必须要以感恩的心情来接受才艺，好吧？就开始了，谢谢。 制服好像台湾的学校都没有很多，就是学校有自己的制服，大部分是小学都是穿自己的，对不对？制服没有自己的制服，那这边的有没有人请他要看到里面的内容是什么吗？好，我们大家一起看。 字母，好，有没有发现字母的有没有跟菲律宾跟英文有没有像？有像哦，你们都观察得很厉害哦。那这边数数看
有几个字母？二十八，二十八，好，没错，二十八，数学很棒哦。好，英文有几个字母？二十六个字母。菲律宾语有二十八个字母，多了哪一个？好，谁可以给我看一下？ Amy，还有呢？好，这个我们以后都我们会慢慢慢慢学，因为我们就是以后会介绍好几个字母，每一堂课都会介绍哪一个菲律宾字母，这样子的话我们之后可以自己补自己看哦。好，我这是看一下第一课是什么吗？好，我们这边是有什么东西？ 目录好，好期待这个学期我会学到什么东西啊！第一个当然学到是我叫什么名字。好，这个学期我们都会学到是我叫什么名字，要怎么说。第二课，第二课是什么？礼貌，礼貌就是我们大家从小都要懂得要怎么做好小朋友，对不对？要怎么样这边要做好朋友。 第三课是我们的什么？我们的家人，我们的家人是哪一个？是有爸爸有妈妈，对不对？那有爸爸有妈妈是一定会有什么？可爱的小孩，对不对？好，第四课是看不到。好，<笑>第四课是那个你好。 就是要怎么跟人家打招呼？好，所以呢，我们第一课翻到第一课，好不好？大家翻到第一课了吗？到第四页，好，第四页，第四页的是第一个是 magandang araw po，magandang araw po，可以帮我念两次吗？两遍 ，magandang araw po，好 ，magandang araw po，magandang。 Magandang araw po, magandang araw po, 就是后面是有一个 po， 对 ，magandang araw， magandang araw 是我们在菲律宾是没有直接说您好的意思，我们没有办法直接翻过来像您好这个字，所以如果我们在学校或者是在外面的话。 我们要打招呼，就是要说 magandang araw po， araw 就是白天的意思哦。 maganda 的意思是什么？ maganda 就是漂亮或者是美好，所以意思说美好的一天。好， magandang araw po 就是美好的一天。不好意思，教材没有准备好。好。 Magandang araw po. Magandang araw po. 中文是你好，很棒。 Magandang araw po. 这边后面是 Magandang araw， 可是这边哪里不一样呢？好，后面是有加一个两个字是 po。 po 的意思说是什么？是我们是要动，要说礼貌。 当我们的小朋友遇到比我们大的人，我们的长辈和老师，跟人家要说话，后面是要有加的波在后面。所以有人说，如果看同学 Helen magandang araw，Helen magandang araw， 就我们不用加波咯，因为 Helen 是我的同学。可是呢 ，Helen 看到老师要怎么说？ Magaling ang galing ni Ellen, ang pano, ha? Magandang araw po. Magandang araw po. Tatya, ijiso. Magandang araw po. Magandang araw, mga mag-aaral. Isuso, mag-aaral. Mag-aaral. Si suesan na isu. Kasi, ah, 笑脸，好，我有一个笑脸 ，magaara 就是我们的学生，哦，如果是我上课，我自己会做一个图案，就是学生 ，magandang araw po，
magandang araw, mag-aaral. Na, 小朋友是同学，同学怎么说？ 是干嘛阿兰？干嘛阿兰？好，后面是阿兰，不好意思。这个啊，干嘛阿兰？干嘛阿兰是同学，好，这是我的同学，好，同学，干嘛阿兰？啊，现在我们要走一个句子，好。 Magandang araw, kamag-aral. Magandang araw, mag-aaral. Magandang araw, mag-aaral. 好，这边是我们都学到了是什么打招呼，对不对？ 这是我们是最基本是跟人家打招呼。旁边这边有一个是要介绍自己的名字。 介绍自己的名字，我们可以很简单的说 ，I am Susan， 或者是我是 Susan。可是呢，我们要多写了一些单字，让我们可以学习更多。好，我们的课本就说 ，Susan 是谁的名字？好，这是不认识的小孩。好 ，Susan Bo and Bangalan Go， Bangalan 就是名字。 名字好很长哦，邦阿兰，邦阿兰，邦阿兰，邦阿兰，好，Helen Bo and Bangalan Go， Helen Bo and Bangalan，好，Helen，读没有吧？站起来，起立，好 ，Helen Bo and Bangalan Go， 你要介绍你的名字给他。 回家就可以问你弟弟或你妹妹或妈妈说，阿龙帮阿兰莫，记得哦，回家都要练习怎么说。回家也是说，妈妈阿哥比苏珊，就回家就一句句，妈妈阿哥比苏珊，好，就是亲戚哦，弟弟就是啊，妈妈说，哇，你今天学到这个，好，就是这个是妈妈都会，每一次回来都会很期待我亲跟小孩回头家。
第一句讲什么？讲什么 Filipino？ 就是希望你们小朋友回到家里要干嘛呢？如果是刚好是菲律宾人的话，你可以就是这样用，回家都一进到家里都要说你今天在学校学到什么菲律宾语。然后呢，如果你妈妈是台湾人或者是哪里的，你也可以这样子练习，回家你也可以顺便教他们，好不好？好。好，希望大家都是今天学到的东西都是回家都拿来用，然后也是拿来教弟弟和妹妹，或者是爸爸妈妈，都拿来我们去。下一次，我的功课是，我会给你们一个卡片。回家如果是有哪类是用今天我们写到的东西，请妈妈画一个爱心脸，或者是你们最喜欢的印章，都拿来给妈妈盖一张。是真的，老师都知道，如果里面的这个卡都满了之后，就可以跟老师换领奖奖品哦，都记得啊。Hello everyone, this is Jen from Filipino the Voice, and kanina po naputol yung live kasi hindi masyado maganda yung signal natin dun sa training center or sa school, but we're gonna talk about two things this time. Una po, today is the first day training ng Tagalog teachers, so nakakatuwa po kasi I remember mga last week I had live para i-remind po yung mga kababayan natin na meron nga po tayong Tagalog training. So last week lang sila tumawag sa mga nag-register and isa po ako doon. In fact, I'm number one sa list. So when I arrived at the school, we're at Winda Elementary School sa Banchiao. I was surprised kasi ang dami po pala talagang nag-join na mga Filipino, and I'm so happy kasi hindi lagi may maraming mga Filipino na nakikita sa mga activities, lalong-lalo na if it's from the government, but today is like a miracle. Ang dami po talaga, and halos-halos po yung dumating, kakilala po natin, and meron din mga baguhan na hindi pa natin talaga na meet in person. So first, I'd like to salute yung mga taga napakalayong lugar. Meron pong dumating na from Taichung, like Phil Tai Ruth. Hello po sa inyo and nice meeting you po. Meron din po tayo mga sisters from Taoyuan, gaya ni Phil Tai Amalu. Hello po sa iyo ate and thank you po. And pasensya na nung pauwi, talagang ang bilis ko nawala kasi mabilis lang sa labas pag may car. Pag may sumusundo kasi, kailangan lumabas ka agad. So, I have to go agad para hindi tayo ma-ano ng guard. So, and then, another from Taoyuan, si Teacher Cherry. And Teacher Cherry, you did a great job po sa demonstration kanina. Maraming salamat po. And of course, I'd like to share to everyone that Teacher Cherry helped with the textbook. Okay, so talagang good job po. And kahit ang layo-layo talaga papuntang Banchiao, hindi po madali. But still, they're here. So it's really a very good day. It's a great day. Then, meron po tayong yung pinaka-active po sa Filipino community, si Madam Jane Ye. So, Ate Jane, salamat po. And meron pa akong free na water. So salamat talaga. And then, another we have from ICRT and migrants, si Madam Nene Ho. Nako, nice meeting you po, and talagang ang saya-saya kasi marami po talaga ngayon na mga Pilipino na talagang very concerned. And andyan din po yung napakaganda niyang anak, si Kaibigang Jay. So if meron po kayong radio, you can tune in to Pamilya, Family, Radyo Kaibigan. Si Kaibigan Jay, siya po yung DJ doon, so napakasaya po talaga. And then we also have from EEC si Madam Melba. Ayan, tapos nakita ko din po doon kanina si Ate Lersa.
Sino pa? And syempre, si Madam Helena, yung laging nagpo-post ng job hiring. So, talagang ang dami talaga. And meron din pong mga bagong mga Pinay na kakarating lang dito sa Taiwan. And then, nag-register po agad sila to be a teacher. So, it's really good. As in, that really shows that it's a good start for all the Filipinos to have a different kind of lifeline dito sa Taiwan. Kasi syempre, pag marami na pong Tagalog teachers, mas marami pong makakakilala sa kultura ng Filipino. And then, pag marami pong nakakakilala sa kulturang Filipino, mas nakakatulong po tayo sa mga kabataan natin. So, we call it TRTI. And then, andun din po si Madam Luz, pati po yung anak niya. Hello po, nice meeting you po. So, napakagandang simula ng first day training ng Tagalog teachers. So, next week, magkikita-kita pa po kami ulit. And I'm sure that everybody will enjoy kasi we've known each other. Meron din po yung si Sister Aurora, Filter Aurora. So, andyan din po siya. Basta ang dami-dami po na talagang magkakakilala. So, maraming salamat po talaga sa government for having this chance and this training for Filipino teachers. And hopefully, this won't be the last kasi for sure, mas marami pang mga Taiwanese at mga kabataan na gustong mag-aral ng Tagalog. And in fact, this is for next year para po sa project ng K-12 or program ng K-12. So, marami po tayong language na pwedeng pag-aralan. So, that's very good news. So, other than the first day training po ng Tagalog teachers, I would like to say thank you po. Medyo natagalan, but it's better late than never. Thank you sa lahat po ng Filipino, pro-Filipinos, mga makabayan, for joining the last RevGov rally last October 8th po. Talagang marami po tayong dumating. So it's a great teamwork. Maraming salamat po. And we will never stop until hindi pa po natin nabuo or naisulong ang federalism. So, I think that's all, guys. Thank you very much, and I'll be updating you to the latest program we have right now, yung sa training. So, today, yung pinag-usapan namin is about the classroom setting and how to be a teacher and how to deal with students. So, yung basic na muna ng mga bagay sa loob ng school. So, actually, pag meron pa pong another training, hindi po siya nakakatakot. In fact, you can bring your husband with you. Pag hindi nyo po naiintindihan yung Chinese, meron pong mga may asawa kanina na dala-dala po yung husband nila. So, hindi po siya talaga nakakatakot. And you can also bring your kids. Meron pong mag-aalaga ng kids ninyo. So, sana po, if we have another training like this, we will post it sa page natin, and we're inviting, encouraging every Filipinos and of course other Sinchum and Pogyo to join the training. So again, this is Jen Po. Maraming salamat. Paalam. Tadja hao, ni hao. 我们现在是在第一堂课。 那是我们的老师。老师你好。 这是飞带基因的Facebook。 Hi, that's Teacher Cherry. Hi, 老师你好. You say hi. Okay. Hi, and hello. Hi, my classmates. Hi. Ay, video pala to, sorry. Yes, hi, classmate namin. Maraming Pinay ngayon. Mayroon pa si Ate Jane. Sandali. Hello po. Hi, maraming Filipino ngayon. Nag-register. Hello. Hello po. Hi, mga laoshimen. Hi. Hi, laoshimen. Ay, sorry, sir. Yung mga yan, sister, si Madam Helena. Ayan, si Madam Nene. Yan. Ay, hello. Ay, online po tayo. Yan. And pumunta laoshimen. Yes, it's so happy to meet everyone ngayon. Ayan. Ang sese, ang daming Pilipino. Meron pa dito, ayan. Ayan, hi. Lao Shi from Cambodia. Ah, today po, meron po from Cambodia and meron din from Philippines. So say hi. J.
老师给你们看怎么做，这里
Kanina naputol po siya. So, let me say this again.
Congratulations po sa lahat ng Tagalog teachers. Congratulations po at natapos na yung ating Tagalog teachers training. So, ang pinaka... Sorry, nahihirapan akong humawak. Yan. Ang pinaka tamang tawag po talaga is Filipino teachers. Ayun. But, dahil pinaka-familiar po sa lahat yung Tagalog, so I use Tagalog training. But please correct it, it's Filipino. Again, congratulations po sa lahat ng trainees. Lalong-lalo na sa pansang natin, Teacher Helena, salamat po. You're a very good leader po. Salamat po. And sa lahat ng classmates, sina Ate Jane, Ate Rhea, Nancy, Ate Agnes, si Ate Deli, Mami Luz, Ate Amalu, si Teacher Sherry, tapos si Ate Ruth, tapos sino pa? Si Ate Cor, si Sir Stanley, si Francis, sino pa yung hindi ko nasabi? Si Sister Aurora, sino ba? Si Ate Eileen, si Auntie Cynthia, sino pa? Basta marami po. And please, huwag po kayo magtampo pag hindi ko po nasabi yung name nyo. It doesn't mean I don't know you, just I'm really bad at names. So, bakit po ako masaya ngayon? I'm really very happy kasi naging matagumpay po ang parang first training na ginanap dito sa Banchiao. So, sa totoo lang po, yung nag-join ng training na to ay hindi lang po taga Banchiao. Like me, I'm from another district. Meron pa pong from Taichung, from Zhongli, from Taoyuan. So, ang layo-layo talaga ng ibang mga trainings natin. But, for five days. So, mula noong October 15, October 21, 22, 28, 29 today. So, limang araw po yun lahat. Natapos po namin talaga and marami kami talagang tumapos ng training. So we are very happy and very lucky kasi very supportive po kami sa isa't isa. And very supportive din po yung teachers na nakatalaga sa amin para po tulungan kami. And of course, special shout out kay Teacher Mitch. Teacher Michelle, maraming salamat po sa inyo. So, as promised po, bakit po ako nag-training talaga, as in first-hand experience for FilTai The Voice, kasi it is my dream to have a lot of Filipinos here in Taiwan to be a Filipino teacher. And alam nyo naman po, next year, sisimula na po yung K-12 and meron na pong language instruction. Pero madideploy po yung Filipino teachers next year pa, 2019. So ngayon, yung ginagawa po nila is they are training teachers para po ang tawag nito, para mas marami pa pong chances na ma-enhance yung mga skills ng mga guro. So again po, mga kabayan, kapag kayo po ay nasa Taiwan po and you're married, you're a resident, or nag-migrate po kayo dito, I am encouraging you to please, una po sa lahat, you learn Chinese or Mandarin. Kasi it's free. Where to learn Mandarin? You just look for the nearest elementary school in your area and then you just inquire in that elementary school and then you can grab a free Mandarin class. And then after that po, if you can communicate, if you can converse po, you of course can try the Filipino teacher. So how to be a Filipino teacher? Una po sa lahat, please, you try to spread the good news to everyone. FilTai The Voice page, kasi dyan po tayo magpo-post ng updates for trainings. And ang training po ay napakadali lang. Actually, you can do it. And hindi kailangan naman na talagang marunong na marunong ka nang mag-incheck. Diba nagre-re-echo po ako sa mga ginawa naming training. So, for today, talagang marami po kaming natutunan and lagi po silang nag-guide sa atin kung paano nga po natin gawin yung pagtuturo sa loob ng school. Lalong-lalo na, syempre first time po nilang nagkaroon ng Filipino teachers training.
So, meron lang po talagang isang bagay na kailangan natin gawin for this training, and that's the demonstration class. But that demonstration is a preparation for the finals. Kasi syempre po, bilang isang guro, kailangan natin ng isang certificate. So, kailangan natin talagang maipakita din na marunong din po tayo magturo. So, huwag po kayo mag-alala kasi you will be assisted. Really. Walang mang iiwan. So, just try and who knows, di ba po? Every time na may makikita tayong Filipino dyan sa tabi-tabi lang dito sa Taiwan, and then sila po ay mga guro. So, it's one thing to boost our nationality here in Taiwan, and not only that, it's for the future of our children. Kasi syempre, ang mga TR Tai, they can be teachers too. So, di ba? It's another employment. So, I'm just so happy. Again, congratulations po sa lahat ng trainees. And, I'm just so happy kasi lahat kami po ay nagkaroon ng chance na maipakita yung sarili namin, and we support each other. So, I love you all guys. Bye!